Hello, welcome back to my channel. Sa mga baguhan dito sa channel ko, pakipindot na lang ang subscribe button sa opening video at isunod na rin ang notification bell upang sa ganoon is ma-notify kayo sa mga susunod na mga videos ko. Huwag din kalimutan mag-like, i-share at mag-comment po sa baba. Ang pag-uusapan natin ay mga dahilan ng pagtataksil ng isang babae. Mapalalaki man o kay mapababae, ay parehas lang na may kakayahang magtaksil. Kung minsan ay hindi dahil sa matukso sila, pero kung minsan ay dahilan din sa pagpapabaya at kulang sa pagpaparamdam na special siya sa buhay mo. Kaya yun yung mga dahilan kung bakit naisipang magtaksil yung isang tao. Unang-una ay hindi nila nararamdaman na pinapahalagahan sila ng kanilang asawa o kay partner. Alam niyo kasi, ang mga babae ay masyadong emotional, di ba? Ang mga babae ay konting maliit lang na bagay ay pwede na silang maging masaya. So, yung pagpaparamdam mo na lang na mahalaga siya sa iyo ay isang bagay na yun para maging maligaya yung isang babae. So, napaka-importante po na kahit man lamang sa mga special na araw sa kanyang buhay, lalong-lalo na yung kaarawan niya at saka yung mga anniversaries din niyo, yung Valentine's Day, o kaya kahit man lang bigyan mo siya ng time na lalabas kayo para magbanding kahit isang beses lang sa isang buwan, ay sapat na yun para sa isang babae at sapat na yun para maramdaman niya na special siya sa iyo. So yun. Pangalawa ay nagkakaroon muli sila ng komunikasyon ng kanilang ex at nakakakilala sila ng mga lalaki sa internet. Ayan. Kaya kung minsan ay hindi rin mahalaga na magkaroon pa ng communication o kay connection sa ating ex. Kasi sabi nga nila ay hindi daw totally na mawala yung damdamin mo dati sa iyong ex. Pero ang kagandahan doon kasi pag meron na kasi kayong asawa o kay partner, ay huwag nyo nang tangkain na makipag-communicate pa sa inyong mga ex. Kahit man lang makipagkita na dalawa lang kayo na sakaling magmerienda, ay iwasan nyo ang mga yun. At kung meron na rin kayong mga asawa o kay partner, ay iwasan nyo nang makipagmabutihan pa kung sino-sino man yung nakikilala nyo sa internet. Dahil yun ang umpisa para maging magulo ang isang relasyon. Pangatlo ay nakakakilala kasi sila ng mga lalaking kanais-nais na nagpakita sa kanila ng kabutihan. Lalong-lalo na pag hindi mo pinapakitaan ng kabutihan ang partner mo at nakakita siya ng lalaking nagparamdam sa kanila o nagpakita sa kanila ng kabutihan, ay madali lang mahulog ang loob ng isang babae. Yun. So, kailangan i-maintain ninyo yung pagiging mabuti, lalong-lalo na yung unawa na kailangan ng partner ninyong mga babae. Sumunod ay nahuhulog ang loob nila sa ibang lalaki.
Ayan. Kagaya ng meron siyang katrabaho na laging nagpaparamdam sa kanya ng care, okay, tumutulong sa kanya sa mga gawain doon sa opisina, ayun, unti-unting nahulog yung loob nila. So, tayong mga babae, kung pamilyado na po tayo, ay umiwas na tayo sa mga ganun. At saka, ang pinakahuli ay hindi sila nasisiyahan sa pakikipagtalik sa asawang lalaki. So, yun. Kaya nga, napaka-importante po na matuto kayo kung paano ninyo pasayahin at dalhin yung mga partner ninyo sa cloud nine ng bonggang-bongga. Hindi sapat na maipasok ninyo at tapos na. Kailangan yung mga iba't ibang moves upang sa ganoon ay maiparating nyo ng bonggang-bongga ang iyong mga partner na babae upang hindi na po siya maghanap. Diba? Dahil lahat na ng klase ng luto ay ipinatikim mo na sa kanya. So, yun lang po. And God bless po sa inyong lahat.